Good day mga kabakyard! Welcome back to JBM Aquayard! Magandang umagang muli mga kabakyard at magandang umaga sa ating mga subscribers at viewers. So ngayong umaga, interesting ang pag-uusapan natin dahil ngayong umaga ito ang first time na isi-share ko sa inyo kung magkano ba ang sinasahod ko sa YouTube. At the same time, yung aking sahod na yun ay naisip ko na itulong sa ating mga frontliners, sa mga volunteer frontliners dito sa aming lugar, dahil napag-alaman ko na yung aming mga volunteer na frontliners ay wala naman talagang sahod, di wala sila nakukuha na kahit piso sa ating munisipyo. At talaga naman na deserving na sila itulungan dahil nga binibigay nila yung kanilang servisyo ng libre sa atin para tayo ay mapanatiling ligtas. At the same time, magpapaabot din ako ng kaunting tulong sa ating mga kabakyard na malapit lang dito sa amin. Nagpaplano rin ako na magkaroon ng fundraising para sa atin namang mga kababayan na talaga namang nahihirapan na ngayon dahil nga talagang almost 1 month na mahigit yung quarantine. Talagang stop lahat ng pinagkakitaan natin, stop lahat ng negosyo, stop lahat ng trabaho. Kaya naman talagang marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan na talaga ng tulong ngayon. Kaya naman naisip ko na magkaroon ng fundraising para sa ating mga kabakyard at sa ating mga kababayan na nangangailangan. At ang fundraising na ito ay tatawagin kong Kabakyard Fundraising. So mga kabakyard, kayo ay iniimbitahan namin dito sa ating binubuong fundraising. Ito ang Kabakyard Fundraising. Kahit anong paman yan, maliit na halaga man yan na inyong maitutulong ay napakalaking bagay niyan pag napagsama-sama natin yung maliliit na halagang yan. Talaga namang marami tayong matutulungan na mas higit na nangangailangan. So kung tatanungin nyo naman kung paano ba makilahok dito sa Kabakyard Fundraising na ating sinisimulan, kung mapapansin nyo dito sa ating screen, meron kami dito nga Globe GCash account at meron din kaming BDO account. So sa GCash account, pag magsisend kayo ng inyong donations, ilagay nyo lang doon sa message yung inyong Facebook name or inyong YouTube account name para naman ma-recognize namin kayo. At at the same time ay mamomonitor natin at magkakaroon tayo ng report kung ilan na ba yung nalilikom natin at kung sino-sino ba yung tumulong sa atin. Sa BDO account naman, na kung gusto nyong mag-donate via BDO account, i-message nyo lang ako sa aking Facebook account. May kita nyo sa screen ang aking Facebook account. So i-message nyo lang ako doon at i-message nyo lang yung information ng inyong donation. Okay mga kabakyard, nandito ako ngayon sa aming bahay. So ito, nire-ready na namin yung mga bibigay namin sa mga frontliner. Medyo hindi naman ganun karami ito dahil hindi naman ganun kalaki yung sinasahod ko sa YouTube. Pero kahit papano ay ito ay pasasalamat na lang namin sa pag-aalaga nila para sa amin. Ayun. Ayun mga kabakyard, dito si Mark, yung kasama kong mamingwit doon sa Morong 'yan. Ito mga kabakyard, bibigyan ko siya ng konting tulong since naging part siya ng ating YouTube.
At siya ay makaka-receive ng tulong sa atin. Okay. Okay, salamat boss. Ito mga kabakyard, nandito ako ngayon sa bahay na ni Paeng. So ito si Paeng, kung natatandaan niyo yung lagi kong kasama noon sa mga wild adventure natin. So ayan ang aking konting tulong sa iyo bilang pagsama sa akin sa mga adventure. So marami pa tayong mga pupuntahan pagkatapos ng ECQ. So ayun, ingat-ingat lahat. Ayan. Lahat-lahat mga kabakyard. Sige. Okay mga kabakyard, nandito ako ngayon sa bahay ni Oscar. Ayan, pupuntahan natin siya ngayon para bigyan ng konting ayuda. Ayan, ito si Oscar, kung matatandaan nyo, nung namimingwit kami sa Morong, kasama namin siya. So, ito yung kasama namin, si Mark, si Oscar. Tapos meron ko pa, di ba, isang binabanggit yung taga, ano? At si Arman. Taga Pantay. So, si Arman, puntahan natin minsan, ano? Oh. So, ito, bibigyan ko rin siya ng konting tulong. Sahod yan natin sa YouTube, mga kabakyard. Okay, mga kabakyard, nandito ngayon si Chikoy. Apre. Hindi kita eh. Ilat ka nun. Oo, yan. Ito si Chikoy, kung naalala nyo nung gumawa ko ng episode, nagpunta sa backyard yan, taga dito lang sa amin. Isa rin siyang certified kabakyard, kaya meron siyang bigas. Okay. Nagpunta siya rito para bumili rin ng powder mix. Yan, magandang hapon mga kabakyard. Nandito ako ngayon sa checkpoint ng mga volunteer na frontliners natin. So, andito ngayon si Kagawad Belsam Eting. Pupuntahan natin siya para at least para malaman natin yung sitwasyon ng ginagawang enhanced community quarantine dito sa aming lugar. Tara, puntahan natin. Ayun mga kabakyard, ito nga pala si ang aking kaibigan na si Kagawad Belsam Eting. I-interview natin siya para makakuha tayo ng konting statement regarding sa nagaganap na enhanced community quarantine na dito sa aming lugar. So Kagawad, magandang hapon sa inyo. So ito yung ating mga magigiting na mga frontliners, yung mga volunteer na mga frontliners na talaga naman na binibigay nila ng taos puso yung kanilang serbisyo para protektahan ang aming lugar, para maging safe ang aming lugar. So, kukunan natin ng konting statement si Kagawad Belsam Eting regarding nga dito sa nagaganap na enhanced community quarantine. So, magandang hapon sa iyo, Kagawad. Magandang hapon naman, sir. So, ano ba yung current situation dito sa ating lugar ngayon? So, ngayon, sir, simula nung nagsimula yung ating enhanced community quarantine, ng March 16 hanggang ngayon sa kasalukuyan, medyo lalo nating pinaiting pa yung higpit at saka seguridad ng ating mamamayan. Katulad nito, katuwang natin yung ating mga frontliners, mga volunteer dito mga ito. Sila po yung nagiging katuwang namin para pangasiwaan yung ganitong sistema ng pagpapatupad ng ECQ dito sa ating lugar. So ngayon, base sa aming pag-iikot bilang barangay Kagawad, nakita rin namin yung sitwasyon ng aming mga kabarangay na talagang yung iba ay hirap din ang sitwasyon, na kung ganun man meron tayong mga pondo di barangay na ginagamit o ginagawa para mabigyan din silang ayuda, kaso hindi talaga rin sasapat dahil sa dami ng taong nangangailangan. So ngayon kami, habang nagpapatuloy extension ng ating home quarantine na ito, ay kami hindi rin kami titigil sa pagpupuyat para proteksyonan yung ating mga kababayan dito sa ating lugar. So sa panahong ito, kami rin po ay humihingi pa ng karagdagang pang tulong kung sino man yung pwedeng malapitan o magpusa na magbigay tulong sa amin rito upang mabigyan pa ng munting ayuda itong mga nangangailangan namin mga kabarangay. Dahil sa aking pag-ikot at pagsama-sama sa pagbibigay ayuda, hindi po talaga ganun kadali na sila ibigyang ayuda dahil sa dami pong na-stranded, sa dami nangangailangan. So kami po ay umaasa pa na habang naka-extend tayo sa ating ECQ, ay mabigyan po ng maayos at masuportahan pa po yung iba pa natin nangangailangan na kabarangay din sa aming lugar. Okay po, kami po yung nagpapasalamat sa anuman pong magiging tulong ninyo, hindi po sa amin, kundi dito po sa mamayan ng Barangay Dalig at sa iba pa namin mga kabarangay o kababayan. Katawang po itong mga volunteers na ito na talagang nagpapakapagod, nagpapakapuyat po sila upang tayo po yung serbisyuhan. Napakalaking bagay po na sila yung naging katawang namin dito. Dahil sa ganitong sitwasyon po, kailangan ang tulong na bawat isa.
na nagkakaisa tayo para sa ganitong mga sitwasyon. Kaya maraming salamat po. Ano man po yung ipagkakatiwala niyong tulong para sa aming kabarangay, hindi po sa amin kundi sa mga nangangailangan, tatanggapin po namin ang buong pasalamat niyan dahil makakatulong po tayo sa kanila. Maraming salamat po. So ayun mga kabakyard, narinig natin yung statement ni Kagawad Belsa Meeting na kaya nga ako ay naisipan ko na magkaroon ng kabakyard fundraising na pwede nating simulan, na ini-encourage ko ang lahat ng ating mga kabakyard na makilahok, at maliit na halaga man yan na maitutulong ninyo ay taos puso kami magpapasalamat kasama ang ating kagawad na si Kagawad Belsa Meeting. Makikipag-coordinate tayo sa kanila. Lahat ng inyong magiging donation ay mapupunta talaga yon sa mga karapat-dapat na tulungan dito sa aming lugar at sa iba pang lugar na talaga naman nangangailangan ng tulong. So mga kabakyad, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa mga donation na inyo ipagkakaloob sa amin, at aasahan nyo na magiging tapat at magiging transparent ang aming magiging serbisyo para naman talagang maging kapaki-pakinabang ang inyong pagtulong dito nga sa ginaganap na Enhanced Community Quarantine.